Hello YouTube boss Rino, welcome to my channel. So sorry, ngayon lang ako gagawa ng part 2 ng Pinoy True Horror Stories ng TikTok. Kasi nakagawa ako noon, tapos pumunta na ako sa Palawan. Tapos nag-schedule na lang ako ng pondo kong mga videos para may mapanood kayo. So ngayon kakauwi ko lang galing Palawan. Ngayon ko itutuloy yung TikTok Horror Stories part 2. So ito, tirahin natin ito, siguro natatakot ito. Follow nyo yung ating, meron tayong FB page, ha? Boss Rino. Search nyo, follow nyo para masaya tayo. So ito, tirahin natin ito bago pa try yung iba. Siguro natatakot ito. Takot ako sa kwento ng mga ganito. Okay! So ito namang story back in 2008 sa church namin. So sa church kasi namin, I was a part of dance ministry. So magpo-perform dapat kami para sa anniversary ng church namin. So one day, nagpa-practice kami around 6 p.m. to 9 p.m. Yung church kasi namin, meron siyang second floor na kapag gabi, sobrang dilim. Tapos sa first floor, dun kami magpa-practice. Pero meron siyang balcony na pwede mo makita yung second floor. So habang nagpa-practice kami, malapit na kami matapos. I think it's 10 minutes bago mag 9 p.m. Napatingin ako doon sa balcony. Patay. Tapos may nakita ako babae lumabas. Yung pagharap niya, kilala ko siya. Kasi may kaibigan ako kasi sa church namin na pangalan niya Maricel. Tapos nagtaka ako, ba't siya naandun? Tapos malapit na kami matapos, nandun na siya nanonood. Tapos maya-maya, ningitian niya ako. Ay po, so, yun, tapos na kaliabot naman yun. Doon pala sa nginitian, kinalabutan na ako. Matapos, nandun na siya nanonood. Tapos maya-maya, ningitian niya ako. Oh, so yun, tapos na kami mag-practice. Pumunta ako sa kusina kasi uhaw na uhaw ako. Tapos pagpunta ko sa kusina, nagulat ako, nandun si Ate Maricel, naghuhugas ng plato. Oh, so sino yun? So yun, nakita ko si Ate Maricel dun sa kusina, naghuhugas ng plato. Ano, kinabahan na ako, syempre, natakot na ako. Kasi syempre, sino yung nakita ko dun sa balcony? Pagkatapos ko makita si Ate Maricel, bigla ako agad bumalik dun sa balcony. Tapos wala na siya. Kasi nung papunta pa lang ako dun sa kusina, tumingin pa ulit ako na isang beses dun sa balcony. Nandun pa siya nun. Kasi kung si Ate Maricel yun, mag-ano yun eh. Like, pag nakita ako nung mag-high yun eh, parang high mark, ganun. Pero hindi. Hindi siya kumikibo. Like, nakangiti lang siya. Tapos ito pa, yung pagkakaalala ko, yung kulay ng skin niya, oh, parang gray. Kinikilabutan ako. Tangina ako. Yung kulay. Kinikilabutan ako, bunyeta naman ako. Ng skin niya parang gray na parang nasunog. Or siguro dahil lang madilim doon sa balcony. So nung bumalik na ako kay Ate Maricel, sinabi ko kay Ate Maricel, Ate Maricel, pag-pray kita ha. Tang inakalbo ko pero kinikumataas ang buko eh. Sabi ko na, ayoko na mga kwento-kwento eh. Kasi ang problema sa kwento, habang pag may nagkukwento, katulad yung balcony, yung second floor, yung kusina, ini-imagine mo na yung kwento eh. Tapos bigla pag may sinabi siya nakakatakot, ayun na. Diba? 9 years old ako. Putang ina mo naman, ba't naman ganyan? Kasama ko yung mommy ko, yung helper namin. Ba't naman mayroon ka dyan sa likod? Tang ina naman, ayoko niyan. Basically, yung bahay na yun medyo abandoned siya. Pero never ako natakot kasi gustong-gusto ko yung bahay na yun eh. Mas masaya ako dun sa bahay na yun. So yun, around 9 p.m, nag-CR ako. Tapos, paglabas ko ng CR, may nakita kong bata. Sumilip, parang ganyan. Sure ako bata siya kasi kumuway pa eh. Tapos, biglang tumakbo. Pero hindi ko hinabol kasi hindi ko naman siya kilala. Tapos, sinabi ko sa mami ko. Hindi ko matingnan yung ano? Sabi ko, mami, may nakita kong bata. Nakikinig na lang ako ah. Sino yun? Tapos, hindi nagsasalita si mami kasi alam niya na siguro na may mga kung ano-anong bagay doon kasi abandoned nga yung bahay. Bihira lang kami nagpunta doon pagka umuwi lang yung mga kamag-anak sa Manila. So doon kami nagsistay. Tapos, hindi siya nagsalita. Tapos maya-maya bumaba kami sa hagdan. May nakita akong bata. May nakita akong bata doon sa may altar. Ito yung itsura niya. Tapos sabi ko, mami, sure ako yan yung batang nakita ko. Oh, okay lang, saan tinignan naman pala eh. Nakita ko nga yung bata, sumilip at kumaway. Tapos sinabi ko nga sa mami ko na ito yung nakita kong bata. Sigurado ako kasi ito yung nakita kong suot niya. Ganyan siyang kalaki at para siyang infant. Pero ganyan na ganyan yung suot niya, may sombrero pa. Tapos tumakbo ng mabilis. Tapos hindi ako pinansin ng mami ko, parang normal lang. Ikwentuhan, sinalubong lang namin yung mga ganap sa baba. Parang wala talaga nangyari. Tapos maya maya, nagtitili yung helper namin. Meron kasi kami CR dun sa dulo ng garahe na wala talagang gumagamit. Kasi madilim dun eh. So dun sa dulo, maglalakad ka papadulo, eh mayroon namang CR dun sa bahay. So wala talagang gumagamit yun sa CR na yan unless may mga gagawa, may mga gumagawa yun doon. So dun siya nag-CR kasi feeling ko nagbababa siya ng mga gamit eh. So nagtitili siya, nagpanik kami, hindi namin alam kung anong nangyari. So sinilip namin kung anong nangyari. Alam mo kung tayo. So yun, may nakita kami footprint sa paligid ng toilet bowl tsaka sa walls. Definitely hindi akin yun kasi footprint siya ng pang baby. Also that day nalaman namin na dun sa CR na yun nakunan pala yung isang tita ko. Ayoko na. So, hindi siya childhood story. Ayoko na ituloy ito.
Tatakot na ako, tang ina naman. But it is a creepy story and this is not my story. Story ito ng kawork ko dati from India kasi nag-work ako sa Qatar. So, anong nangyari na para makilala namin, wala, natanong lang namin, para makilala namin sa tisa, nagtanong kami. So, tinanong ko sa kanya, ano yung creepiest story ever or meron ba siyang naniniwala ba siya sa ambot sa multo, ganito, ganyan. So, nagulat ako, meron pala siya creepiest ever na nangyari sa life niya na hindi niya na makakalimutan at yun ang gusto niya. Yun yung pinakauna na nangyari sa daw sa kanya. Ang nangyari, naghahanap daw siya ng work, tapos meron siyang una niya daw nahanap is bahay muna, kasi nga isa ibang place daw yun. So mayroon siyang nahanap na bahay, mura siya, tapos bachelor type. Ngayon, nagustuhan niya, so nag-deal na daw siya agad. Pero yung kapitbahay niya, sinabihan siya na mag-ingat daw kasi may nagpaparamdam daw doon, ganun-ganun. Pero dinedma lang daw, hindi siya naniniwala. Okay, part 2. So ngayon, nung nahanap... Pag may nagsabi sa akin ng ganun, naniniwala ka agad ako. Kahit hindi totoo yun, maniniwala pa rin ako. Hindi ko titiran yung bahay na yun. Kanya na yung bahay, agad siya naghahanap ng work. So ngayon, nakachamba daw siya at nakakuha siya ng good offer. Tapos medyo malapit pa daw dun sa tinitirahan niya ngayon. Ngayon, so after a month, parang ayun, naging routine niya na yung bahay, trabaho, ganun na lang. So meron yung chance na, hindi niya na siguro na ano, pero meron daw mga time na nakakarinig siya ng something, iyak, ganun. Pero hindi niya pinapansin, siguro kapitbahay niya lang, ganun. At nagkaroon ng chance na nakausap yung kapitbahay niya, nakapwentuhan niya. Ayun, sabi ng kapitbahay sa kanya na may nag-meeting babae daw doon sa kanyang room. So ngayon, dinedadmo pa rin niya kasi hindi niya nakikita. Ganun. So one time, nag-uwi siya. So gabi-gabi na siya ako. Pag-uwi daw niya, pumunta daw siya sa CR para magpalit. Tapos ako pong paglabas niya, ayun na. Ate, ba't nabulong ka? Ba't ka nabulong, ate? Hindi ko maintindihan. Then, pumikit na lang siya. Tapos after that, nag-disappear. And hindi siya nakatulog the whole night. So, ginawa niya every night daw kasi talaga hindi siya nakakatulog kapag may ilaw. So, since na nangyari yun, lagi na siyang may ilaw. And then after that, kinausap niya yung kapitbahay niya. Tinanong niya kung ano nangyari sa babae. Na-depressed daw siya kasi pag nakipaghiwala na ito yung boyfriend, ganun. And ayun, simula noon, hindi niya na, ay kahit give up niya yung bahay kahit na sobrang lapit na sa work niya. Yun, umalis na lang daw siya sa bahay, hindi niya daw kaya eh. Kasi everyday, simula nung nakita niya yun, yung babae, everyday na nakakaramdam na daw talaga siya, lumalala. Kaya umalis na lang siya, better na yun. Next. Doon sa bahay namin. Huwag masyado nakakatakot ate, ayoko ha. Sa probinsya, may kapitbahay kami na may anak. Ang pangalan, Hana. Tapos yung parents niya medyo strict. Sa loob lang siya ng bahay naglalaro kasi siguro ayaw nila siya masugatan. Eh ako, batang kalsada ako. Tapos yung dumating yung araw na napapansin ko, lumalabas-labas na si Hana, naglalaro na kami. Pinupunta niya ako sa bahay para maglaro. Tapos pag uuwi siya, sa likod siya ng bahay nila, pumapasok. Tapos tinanong ko siya, bakit doon ka dumadaan? Sabi ko, sabi niya, kasi hindi talaga daw siya pinapayagan, tumatakas lang siya. Tapos meron yung araw na hindi na niya ako pinupuntahan, nagtataka ako, di sumilip ako sa bahay nila. May nakita akong mga pulis sa labas. Putang tapos ina. Simula nung di ko na siya nakita at hindi ko alam kung saan siya lumipat. Tapos nung college, naalala ko siya, na-curious ako, tanong sa nanay ko kung kumusta na siya. Shit, alam ko na to. Sa akin ng mama ko, nahanap daw si Hana sa likod ng bahay nila, isang buwan nang patay, pinatay siya ng parents. Putang ina. Kwentong to is ikwento ng ex-boyfriend ng cousin ko. Ito sigurado to creepy. Pag buklat pa lang nung video niya, na-creepyhan na ako eh. We will not name names, pero you know. So sabi niya, he had a habit po of like sleeping paralysis. Which, sino ba naman ako na mag-doubt sa kanya, di ba? And next to my room, sa labas ng room ko, merong malaking kamyas na tree. Tapos yung sa kabilang room is yung room ng cousin ko. Notorious yung mga rooms namin na yung jealousy dito sa kurtina na to. Yung jealousy, parang palagi may kumakatok. Always talaga yun. Hindi katok na parang katok na ganong katok. Constant talaga yun. So one time daw, napaniginipan niya na lumabas daw siya sa bahay and then nakita niya yung magpamilya.
Tapos, nakita siya na magpamilya sa sala. Tapos, parang may creature sa Kamias tree namin na naggumaganon. Parang nagsasign na nakakatok siya. Tapos, tinanong niya kung anong gusto niya. And, oh, sorry. Kakadating ko lang. Pagod ako. So, part 2 ng Encanto sa Kamias. Yung nangyari is, nung tinanong, while nag-astro project siya, tinanong niya yung entity na yun. Tinanong niya yung, ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung gusto mo? Tapos, nang yung entity daw, nag-signal, nag-knock, tapos nag-point ng room ko, tsaka yung kabilang room, which is yung room ng cousin ko, na may kumakatok din. Yari. Tapos, nung tinanong niya ulit na, ano ba yung gagawin mo? Tumawa daw ng parang super deep voice, tapos parang nag-vibrate daw. Tapos, pumasok siya ulit sa bahay, while astral projecting. So, pumasok siya sa bahay, nakita niya yung isang family na nakaupo sa sofa namin. Tapos, parang chill lang daw sila, hindi nag-iimik, nag-uupo lang talaga. Tapos, bumalik na siya sa kwarto niya. Tapos, parang yung kaluluwa niya daw, yung pag-explain niya, parang tiningnan niya yung self niya. And then, gumising na siya. And then, that's what happened. Tapos, until now, may nagkumakatok pa rin sa jealousy ko. Okay na yun. Parang ayoko na ituloy. Story time. Well, last 7 one. Years old ako guys na nangyari to. Bagong gawa yung bahay namin noon from kahoy to bato. Marami na akong naririnig na mga horror stories dito sa bahay namin and then marami na rin naman ako na-encounter. Pero ang di ko makakalimutan is yung bagong gawa yung bahay namin and then sabay kaming natulog ng mga kapatid ko. So kasama ko natulog si ate tsaka si kuya tas ako yung nasa gitna. So mga around siguro mga 2 a.m. to 5 a.m. yun, nagising ako bigla. Kasi may nakita ako na parang nakapatong dun sa electric fan namin. Masdan ko siya maigi kasi sumusunod siya sa ikot ng electric fan. Sa sobrang titik ko, na-realize ko, isa pala siyang babae. Babaeng nakabigti na nakaputi. Okay, so nangyari to, grade 5 ako. One time yung advisor ko biglang na-bother kasi yung kabilang room, which is yung grade 6, nagkakagulo. Pinuntahan ng advisor ko. So kaming mga grade 5, wala lang. Nandun lang kami sa room namin, naiwan. And then the following day, ako na lang yung kasama ng advisor ko sa room kasi tinetraining niya ako para sa isang quiz bee. And then may dumating na isa pang teacher, tinanong kung ano yung nangyari dun sa mga grade 6 student. Pagpasok daw ng advisor ko sa room ng grade 6, ito yung nakita niya. Yung ceiling kasi ng room ng mga grade 6, punong-puno ng ganyan, mga projects nila. And yung isang ganyan sa tapat ng grupo ng students, panay ang hampas niya sa ceiling. Hindi daw mukhang hinahangin, as in hampas siya ng hampas. The rest ng ganyang display is just not moving at all. As it turns out, there's a group of grade 6 students na nagsispirit of the glass. And then in the middle of doing it, meron parang sinulid daw na umakyat pataas dun sa display na yon. Dun na nga nag-start na maghampas-hampas siya sa ceiling. Dun na sila nagkagulo kasi nga hampas siya ng hampas bigla sa ceiling. Kaso ng advisor ko, tumigil din naman daw after a few seconds. Tang ina, nakaraos din ako. Akala ko, munti ko na hindi tapusin eh. Munti ko na hindi ituloy. Doon pala sa part na yung bahay na may nagbigti, ayoko na tapusin. Sabi ko na ayoko yung kwento na yun. Ay ako, shoutout talaga tayo. Nakatakot to. Sabi nila sumikat daw yan noon sa TikTok yung mga stories na ganyan. Takot, tang ina, ayoko. Hi nako, shoutout kay Janet Prastrana. At shoutout kay Olive May Makmak. Shoutout kay Flores Alpi ng Bilyasis, Pangasinan. Tapos shoutout kay My Hershey 21. At shoutout kay Yuchi. Tapos shoutout kay Annalyn Baon. At shoutout kay Resel May Morano from Davao. Ayun. Okay, so ayun, natakot ako. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. I came from the mud. There's dirt on my